ng Kansilyo Insya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautosan na hiwalay ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong padahilanan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay, nilalang sila na may kapal, lalaki at babae? At dahil sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iihiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Makapagpo tayo sa mandali. Good morning po. Bakit parang aapat na lang maganda umaga? Ayan, ulit po. Good morning! Good morning! Ayan, pakibali naman ang tatabi. Good morning! Good morning! Ayan, pumalakpak ang gutom! Malakas ang loob, di ba? Mga gutom na sila. Okay, no? So, bago po simulan ang aking tatlong oras sa homilya. Okay, no? Ayan, may marami sa inyo na shock. Kasi you almost thought that this wedding is a civil right. You know? At siguro maraming nagtaka, bakit kay pare? Pwede na pala magkasal ang pare sa labas. No? Alam nyo kasi, when we talk about seven sacrament, nagkakaroon lang kasi ng visa ang bawat sacramento because of the matter foreign minister. So, sa sacramento ng kasal, which is hindi yung kakaiba sa lahat ng sacramento. Why? Kasi ang matter na ginagamit dito yung sinsing at yung aras. Kahit walang bell, cord, or kandila, pasado to. Okay? Ito parang malungkot ka. Huwag mo na tuusin yung pabayaran mo, mamaya ka tayo. Okay. Yan. At ang yung form para maging mabisa yung sakramento, when the couple said the word, I do. O yung Opo, Father. Kaya mamaya, pag napahindi yung isa sa inyo, pipigil ko na to. Okay? Yan. Yung ministro ng kasal, let us always remember, yung ministro ng kasal, hindi po ako, ano, hindi mayor, hindi judge. Ang totoong ministro nito, yung pinaka-minister, is different both of you. Ibig sabihin, kahit na saan lang kayo simbahan kasal, kung hindi naman kayo nagmamahalan, useless. No? Pero dito, kahit dito lang sa hybrid, na simping lugar, pero basta ipangako nyo lang sa akin o sa amin na kayo talaga yung dalawang tipo ng taong tinawag ng Diyos para gampanan ng sakramentong ito. Nandoon pa rin yung sanctifying grace. Yung sakramento, yung biyayang nagpapapalahan. Okay? Para wala sumagot. Sayang yung laway ko. Okay. Okay, no? Yeah. So, as we witness the marriage between Julius Andrew and Dana May, maybe you will going to ask me that, bakit pa kailangan magpakasal? Diba? Pwede naman mag-live-in lang ito. Pero hindi. You know? Napaka-importanting dapat maintindihan ng bawat tao that ang sakramento ng kasal ay hindi lang kumprasong papel. Gaya ng sinasabi ng iba. Na ang sakramento ng kasal ay may tanda o may kalakip na responsibilidad at obligasyon. And if you're going to ask me, Father, what is our responsibility and obligation as husband and wife? Simple lang. But before we continue this, gusto ko lang sana bigyan pansin sa inyo, ano ba yung palayo ko? Ruth. Sana parating na lang ganyan yan, Andrew, no? Huwag na maging Andres. Bakit? Okay, not Ruth. Ruth and May. Did you know that one of the greatest meaning of the word love is sacrifice? Why? Because if you love someone, you must sacrifice everything in your life. Yes, no? Okay, very good. Andrew, din ka na ba? Okay, no? So, bakit ko tinatanong sa'yo ganyan, Andrew? Kasi starting today, isa sa bagay na sa sakripisyo mo ay yung buhay para may sunog. Sunog yung tinapay. Okay.
Ayan. Isa sa bagay na isa sa mga bagay na sa sakripisyo mo ay ang buhay pagkabinata. Okay? Para sa loob mo. Okay, no? At kalakip ng buhay na yan, yung tiyatawag natin ABS. Alam niyo ABS? Sarado na yun. Nine-joke lang. ABS means ala, babae, pagkala, sugal. ML, Dota. Meron ka ba doon? Tumingin sa akin diretso. Meron ka ba doon? Meron. Sige, pag-usapan natin sandali lang yan, Andrew, ha? Alin toon ang meron ka? Ano toon ang meron ka? Babae. Ano na? ML. Oh, baka naman magkalaro naman kayo. Kaya kung magkalaman, di ba? Hindi. Baka siguro maaari may tanong mo sa amin doon na bakit kailangan kong sacrifice yan? Kasi you must remember that si starting today, this day, kailangan walang kahati sa buhay mo si May. Okay? Dapat pag sinabi mong mahal mo si May, hindi one-fourth, hindi kalahati. Kailangan buo. Okay? Dapat yung ML, nandyan lang yan. Pero si May, pag nawala, hindi mo na makikita yan. Okay? So make sure you must decide between May and yung ML. Sumagod ka. Okay? Okay, no? Ayan. Tatandaan mo lang din, Andrew, no, na isa sa mga bagay na dapat mong gawin sa buhay mo, sana patuloy mong pagsikapan ng paghahanap buhay kung kapalantang buto. Ano, dapat bawat ipakakain mo sa kapalang pamilya mo, ganun sa pinagpawisan mo. Okay ba yan? Baka puro pause yung bigay mo kay ganyan. Okay. At according to St. Paul kanina, Andrew, sabi niya ganoon, ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Ibig sabihin, yung mga bagay na ayaw mo sa buhay mo, huwag mo sanang paparamdam sa asawa mo. Kung ayaw mo nagugutom, huwag mo gugutomin si May. Okay ba yan? Kung ayaw mo sinasaktan, physical at emotional, huwag mo sasaktan.